Guys, welcome to my YouTube channel. Ako po ulit si Jackie, OFW dito sa Kuwait. Kung bago ka sa channel ko, paki-like, subscribe, at huwag kalimutang i-click ang bell button para ma-notify ka sa mga videos na i-upload ko. Ngayon guys, ang may i-share ko sa inyo at pag-uusapan natin sa video na to ay ang tungkol sa personal finance tips or finance tips. Yun guys, one tips guys na may i-share ko sa inyo ay yung spend less than you earn. Yung hindi ka gagasto sa higit sa kinikita mo. Kasi yun yung naging problema natin na wala tayong mga ipon kasi yung lifestyle natin higit pa sa income natin. Kaya ang resulta, may utang pa tayo. Kaya kahit kikita pa tayo ng 100,000 sa isang buwan, kung ang lifestyle naman natin ay nagkakahalaga ng 150,000 sa isang buwan, may utang pa tayo. Kaya yun guys, yung masasabi ko sa inyo na spend less than you earn. Set a goal guys, number 2 na tips natin. Kasi kung wala tayong goal, useless din yung pinaghirapan natin, walang mapupuntahan kung wala tayong goal. Kaya kailangan may goal talaga tayo para habang nagtatrabaho tayo, yun yung pagsusumikapan natin na ma-achieve yung goal natin. 3 na tips guys, manage your credit card. Mas maganda raw kasi yung cash pag bumibili ka kaysa yung sa credit card. Kasi pag credit card kasi hindi mo maramdaman yung epekto niya. Kasi hindi mo malalaman na malaki na pala yung nagastos mo kasi credit card kasi. Pagdating ng bill, dun mo na malalaman na napasobra na pala yung gastos mo. Kaya kailangan i-manage yung credit card. 4 na tips guys, kailangan natin ng emergency fund. Kasi nga, hindi natin alam, tayong mga OFW, hindi naman masasabi natin na forever tayo abroad. At saka hindi natin alam ang mangyayari sa susunod na buwan. Baka biglaan tayong mapauwi. Just in case lang guys na may emergency fund talaga tayo. Para may madudoko tayo pag nawalan tayo ng trabaho. Kasi nga sabi ko sa mga previous vlog ko, dito sa abroad walang ibang tutulong sa atin kundi mga sarili lang natin. Kaya kailangan talaga natin guys yung emergency fund. Na tips guys, save your retirement. Kasi nga tayong mga OFW, hindi naman tayo forever abroad. Sabi ko nga sa mga previous vlog ko na uuwi at uuwi tayo ng Pilipinas, matatapos rin yung kontrata natin. Kaya mas maganda, habang bata pa tayo, habang may trabaho pa tayo, habang malakas pa tayo, mag-save tayo para sa ating retirement. Para pagdating ng panahon, mayroon tayong madudukot na pera. Number 6 na tips guys, kailangan raw natin kontrolin yung mga utang. Tama nga naman kasi, yung utang kasi yung nagpapahirap sa ating mga OFW. Kasi pag may utang tayo, may interest, kaya mahirapan tayong magbayad. Kaya kailangan kontrolin natin yung mga utang. Yun lang guys, yung mai-share ko sa inyo na mga tips tungkol sa finances. At maraming salamat sa panonood guys.